sa pamamagitan ng Tanawan Evangelical Alliance of Ministries. Magandang pong umaga sa ating lahat, pati po sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po ang last Monday of the month of June. Sa susunod po ay panibagong administrasyon na po ang aming ang Bible verse po ngayong umaga, ngayong linggong ito na ating babaunin ay mula sa mga aklat na unang taga-Korinto, kabanata 15, talatang 58. Ang sabi po rito, kaya nga the Lord will not be in vain. Kaya ipagpatuloy po natin ang maayos nating pagtatrabaho, pagseservisyo o paglilingkod. Magpakatatag po tayo at huwag matitinan. Tayo po dumulog ngayon sa Panginoong Diyos sa panalangin. Dakila natin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay patuloy na nagpapasakop sa iyong kalooban. Panunahan mo po ang bawat nanunukulan sa lungsod ng Tanawan. Simula po sa aming minamahal na mayor, vice mayor, sangguniyan panlungsod, lahat ng department heads, lahat ng empleyado, Panginoong Diyos. Pagbalay mo po sila. Pagbalay mo rin po ang City Health and Bureau of Fire Protection, ang kanilang hepe, ang buong pamunungan nila. Patuloy, O Diyos, bigyan niyo po kami ng inspirasyon na gumula sa iyo na maging masipag po kami sa pagtatrabaho. Sa iyo pong kapurian, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Palakpakan po natin ang Panginoon. Awitin po natin ang lupang hinirang kasabay ng pagtataas ng ating pambansang watawat sa pamuna ng Pilipinas Tanawan. At kasunod po nito ang pag-awit na opisyal na inyo ng Tanawan, ang Tanawan Bayan po. Ilagay po natin ang ating kanyang kamay sa malibang buti. Thank you.
katapatan sa matawas ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, o katapatang lumumpa sa matawas ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalisa na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos sa bayan ng mga Diyos, mga kalikasan, mga tao at mga bansa. Panumpa ng lingkod bayan. Ako isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang pinagalob ng mga bayan. Naglilingkod ako ng may malasakit, katapatan, at kausayan na walang kinikilingan. Nagiging mabuting halimbawa ako. At magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Dinilangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglibran ko ng buong kausayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katubalian sa pamahalaan. Pipigilan ko at isawalat ko ito sa pamagitan ng tama at angkop na pamahalaan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang mga Diyos. Mga tao, nakakalikasan, at mga bansa. Tutugon ako sa mga hamon na makabagong panahon. Tungo sa dikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasi anuwa ako ng may kapal. Maraming salamat po. Makakaharap na po dito ang bawat isa. Mga kababayan, meron po nating pakinggan ang mensahe mula po sa ating buting City Vice Mayor, the Honorable Attorney Hermine Hilto G. Trinidad Jr. May magandang umaga ho sa ating lahat. Una, papasalamat ako siyempre sa bumubuo ng team of Tanawan Evangelical Alliance of Ministries. Maraming salamat. Consial Angel Burgos, Consial Herman Bisagun, ABC President Rani Purwalda, Consial Sailin Marqueses, our SK Federation President John Kennedy Macalindong, Consial Glenwin Gonzalez, Consial Cristel Buelos, and Consial Joseph Castillo. Department heads na narito, Bureau of Fire, panguna ng ating Fire Chief, Rubén Ramos, PNP, my fellow employees, sa ating pong lahat, magandang umaga sa inyong lahat. This will be the last Monday for our term, 2019-2022. And as a matter of fact, this will also be our last session for the center. But summing everything what happened, I can say that this term is the most challenging of all the terms that I have been into public service. Our faith, our leadership had been tested by several occurrences. But everything was a success because of the employee of the city government. That's why, thank you very much. Thank you. Isa naman po ang lagi natin sinasabi, I am here not for any reason. It may belong to a political party, but my loyalty to my political party usually ends when my loyalty to my people begins. So walang pinag-uusapang politika kapag nag-inibol. Why I am telling this? Dahil sa mga empleyado, lagi niyong tatandaan, you are here not because you were given the opportunity of any leadership in this city. You were here because you are qualified, eligible to serve the city. At lagi tatandaan natin yung pagkakataong ibinigay sa atin
lagi yung ating papakilalaan. Kaya nga po, I'm thinking of the most appropriate word that I can use on how I will extend my sincerest appreciation to our employees. Pero hindi ako makakita ng tama at sapat na salita para kayo ay pasalamatan. But of course, ang ating lagi nating tatandaan, alam niyo, in local leadership, there is no such thing as separation of power. Separation of power applies only in a national hierarchy. What applies in a local setup is complementation of power. The executive, the local executive and the local legislative must always, at all times, complement with the power, authority, duties and responsibility that have been given to them. Wala nitong palakasan, wala na rin itong patasan. What we need is to, for us to work together. Ito ay binibigyan ko ng emphasis for our employees. Katulad ng aking laging sinasabi, local leaders come and go. But those who are working, employees, public servants who are working in local government remains and stays until such time that your retirement period or days will come into reality. But in some, laging tatandaan, lagi tayong magtutulungan kasi walang magmamahal sa tagawan kundi ang taga-tagawan. Hindi tayo mamahalin ng ibang bayan kundi tayo muna ang magmamahal sa sarili nating bayan. But again and again, sa lahat ng empleyado, lahat ng nakasama ko, salamat, 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 salamat. At patuloy natin paglikuran, pagsimbihan ang lusot ng Kamalan. Alam ko may maliiwan, may aalis, but ganun talaga yung buhay. We have to face reality. What I am always inculcating in the mind of everybody is for us to do our best every time that we're given the opportunity. Sa lahat ng ginagawa natin, hindi naman lamang dito sa ating lokal na pamahalaan, but of course, sa lahat ng ginagawa natin sa buhay, we have to give our best. Sa mga nakasama ko sa local executive, noon, during my incumbency as the administrator of the city, at sa ngayon bilang city vice mayor, salamat sa inyo. We know na yung contribution nyo hindi makatawaran. We owe that. The people of Tanawan owe that to each and every one of us. Mabuhay ang magagawa sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Tanawan. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Vice Mayor Attorney Junjun Trinidad. At ilan lamang pong announcement, effective for next Monday, July 4, 2022, ang ating flag raising ay gagalagay na po natin ng 7:30 ng umaga. Inaasahan po, tayo po ay mas maaga sa ating pagpasok. Tayo po ay magsusuot ng mga puting damit na may premyo, or sa mga babae, pwede naman po tayo mag-blouse. At sa darating naman po na Thursday, June 30, tayo po ay inaasahan magputing damit po ulit bilang pagsalubong sa ating new set of city officials sa pamamagitan po ng ating new city mayor. At dito na po nagtatapos ang ating flag raising ceremony. Maraming salamat, magandang umaga, and God bless everyone.